Welcome to Plantology, your home of food and travel. Today po mga ka-G, babalik po tayo sa ating favorite destination, Boracay. Ito po, tingnan niyo po mga bago sa NAIA Terminal Welcome 3. Welcome to the Ninoy Aquino International Airport, NAIA Terminal 3. Nandito na po tayo for our first flight in 2023. So, andito po tayo sa NAIA Terminal 3. Marami po mga entrance, may mga numbers po. Nandito tayo sa gate number 3. Normally po, mahaba ang pila pagpasok, pero this time, walang pila, dire-diretso ang pasok. Let's see. Tayo, ipapakita lang po natin yung ating electronic boarding pass dahil nakapag-check-in na po tayo ng mas maaga, advanced check-in. Ayan po. Ang ipapakita lang po ay ang ID at ang itinerary or boarding pass. Hindi na po hinahanap ang vaccination card. Pasok po dito sa gate, wala na po yung x-ray na dating naandito. So, lahat po ng x-ray nasa final na. So, yun po yung bago ngayong 2023 dahil po sa nangyaring fiasco. First few days ng January 2023. So, less hassle na po. Wala na pong initial x-ray. Pupunta na po tayo ngayon sa ating airline check-in counter. Pero hindi na kailangan dahil nakapag-check-in na tayo, diretso na tayo sa gate. Po yung mga check-in counters, hanapin nyo lang po kung saan ang assignment ng check-in counter nyo. Mag-proceed po kayo kung kailangan nyo pong mag-drop ng bag, mag-check-in ng bag, or kumuha ng boarding pass. So in our case, since nakapag-check-in na po tayo online, hindi na po kailangan. Kung meron pa pong oras at nagugutom, pwede po tayong dumaan muna sa fourth floor para kumain bago po tayo pumasok ng immigration kung international ang flight at ng boarding gate naman po kung domestic. Okay, tara po, akyat na po tayo. Tingnan natin kung ano yung pwedeng makain. So dito po, meron pa pong mga shops like Nike and Adidas kung sino mga gusto pang mag-shopping. Meron pong Victoria's Secret. And then, nandun po yung mga iba pang shops sa dika. Tingnan po natin. Nandun po yung Bath and Body Works. Ayan, ang dami mga pang-holidays pa o. Oh. Pero meron din po mga duty-free shops pa po sa loob. Pero kung gusto nang mag-shopping pa rito, pwede na po. Sunny Studios, nandito rin po. Mga eyeglasses, shades. Sunglass Haven. Ito nga po pala yung area na may access po ang outsider. So, kung meron po sa inyong maghahatid, pwede pa po sila dito. Pwede nyo pa silang makasama bago umalis. Dito po yung mga well-wishers. Pwede pa po nila kayong tingnan habang nag-check-in kayo. And ang laging pinipilahan, McDonald's po. Tapos dito sa kabilang side, again, pasalubong po. Snacks, iba-ibang chocolates. Again, kakanin. Tapos kapag naglakad ka pa after McDonald's, we have Tim Hortons. Ay, open na siya, nakakatuwa. Last time, sarado pa yan eh. Ang laki ng Tim Hortons, oh. Tapos, ito yung monitor for your flight schedules and boarding gates. Katuwa, busy-busy na dito, oh. Tim Hortons. Ayan. And then, ito yung food hall. Before, konti din lang ang bukas dito. Tingnan natin po ano na yung mga open na stores and restaurants. Wow! Ito oh. Meron ng Aero Pizza Centrale. Iyon. And Goldilocks is here as well. Ang ganda. Ang bright ng yellow. Tapos tingnan natin yung mga iba pang shops dito sa loob. We have Mary Grace. Yung mga gustong magpasalubong ng mga ensaymada. Tsaka cheese rolls. Ayan. Pwede rin dyan, bumili. Pasok pa tayo. Yes, Manila Life Cafe. I'm not sure kung reopening soon. Pero abangan po natin. Ganda pa naman ng concept. Baka ano, renovating. Ayan, Manila Life Cafe. Lounging area. Pwede rin mag-stay dyan. So, nandito naman sa side. Umikot na po tayo. There's KFC. And ito yung kabilang side ng Mary Grace. Dumaan po kayo ng check-in counter. Ang next po is immigration kung international flight. And sa boarding gate na po,
kung domestic flight. So, meron pong dalawang wings. Yung kabilang side is international departures. And then, dito naman po sa side na to, ang domestic departure. So, since we're going to Katiklan today, domestic departure po tayo papasok. Ipapakita lang po natin ang ating boarding pass. So, dito po, bago mag-final x-ray, ipapakita po ang boarding pass and ID. So, malapit na po tayo sa boarding gate 119. So, kung meron po kayong mga kasamang kids, free po dito sa play area. Diyan po sa side na yan. Pwede niyo po silang paglaruin muna. So, kung gusto rin mag-shomai, shopaw, may handling po dito. And again, merong coffee shop, Cafe Manila. Ito po. Libre po yung kiddie lounge. Ang ganda, oh. Is mga kids makapaglaro muna. Hindi sila umiyak-iyak. Ayan, ang ganda. Ito na po tayo sa boarding. Ni-intercept na po yung bagahe natin. Wala naman na pong charge. Para lang po mas maluwag sa aeroplano, pwede pong pakuha yung bag na walang charge. Intercept baggage. Wala pong nagkikilo. Nag-offer lang sila na kunin para hindi po crowd. So, napansin ko po, wala pong nag-weigh ng baggage. Sakay na po tayo sa bus. Pupunta na tayo sa aeroplano. May we request all guests to please stow your hand carry baggage under the seat numbers natin dito, or in the storage bins above you. Lalim po ng seat number tapos merong number. Magandang tanghali sa inyong lahat. Ito po ang Cebu Pacific Lipad bilang 5J901 patungong Katiklan. Maaari po lamang natawagin ang pansin na inyong cabin crew kung hindi ito yung tamang lipad. Mangyari po na ilagay inyong daladalahan sa ulo ng komportamento o sa ilalim ng upuan sa harapan ninyo. So, napakabilis na po ng proseso, especially po kung konti lang yung pila. Ito po, we're on our way na to Boracay. See you on my next vlogs. Thank you for watching. This has been Plantorni G.